So ayan po, dito po sa ating ano web browser, type nyo lang po OBS, search natin OBS. Ayan. Click nyo po yung OBS, yan, na-download muna natin siya. Since nagamit natin Windows, yan, gumagana po siya sa Windows 8, 8.1, saka Windows 10. Windows tayo. Click natin Windows. Ayan, downloading na. Punta po dito sa bottom left. Yan. Saglit lang naman po yan. Antayin lang natin. Password po natin. Password. Turn yan. Click po natin yan. Yes po natin. Yan. Tapos click natin next. Next lang. Next lang po. Yan. Tayo nyo lang po mag-extract. Yan. Finish. Yan. So, magla-launch na po yung OBS. Yan na po. Pupunta kayo dito sa OBS na to. Meron po tayong mga parts. Itong scene, sources, audio mixer. Yan po, kung napapansin nyo po, pag nagsasalita ako, gumagalaw po itong mic. Ayan. Ito naman pong desktop audio. Lahat po ng pinapatugtog nyo dito sa computer, eh, dito po naririnig. Ayan. Makita nyo po dyan. Pag nag-play po kayo ng music. Ayan. Tapos meron po tayo dito pang start streaming, start recording, ayan. Exit, settings, ayan, mga yan. Pero focus muna po tayo sa sources. Dito po sa sources, click natin yung plus. Ayan po. Add yan. Tapos, click nyo po yung video capture device. Video capture device. Ayan. Pwede nyo pong pangalanan yan. Kung ano man gamit nyo. Ako po ay webcam. Ayan. Pwede rin laptop webcam. Ganun po. So, click nyo okay. Then, ayan. Dito sa device, click nyo po kung ano yung device na gamit nyo. Ako po eh, HDR webcam. Click ko po yan. Ayan. So, ayan na po ako. Diba? Ayan. Ngayon, papakita ko sa inyo ano ba yung mga kiniklik. Ang tatanda lang po natin dito ay yung shift saka alt. No? Magkaiba po yun ang gamit nun. Pag ginamit po natin yung alt, pwede po natin itong makrap. Kunyari po, ang gusto nyo lang pong kita ay yung mukha nyo lang po mismo. Ito, halimbawa, ito lang po yung gusto nyo makita. Mula po dito sa corner, yan po, yung may red na yan. Diinan nyo po yung alt, click nyo po yung alt. Yan, ito po yung, sa keyboard po, yung alt po nandito po siya, malapit sa spacebar. Pwede rin dito ang alt, pero mas madali dito. So, gamitin natin. Click nyo po yung alt. Then, yan po, drag nyo lang. Yan. So, nakakrop siya, di ba? Napapansin nyo. Nakakrop. Yan. Next naman, alt pa rin. Crop nyo lang po. Ayan. Yung gusto nyo, kung mukha nyo lang gusto nyo nakikita sa video. Kayo po bahala mag-adjust. Then, pwede nyo palakihin, palitin yan. Yan. Bitawan nyo lang po yung alt. Eh, ngayon naman po, na baka natatabaan kayo sa sarili nyo o napapayatan kayo. Kung gusto nyo patabain, diinan nyo lang po yung shift. No? Diinan nyo yung shift. Tapos, batakan nyo po. Ayan. Gusto nyo papayatin? Ayan. Diba? Nakita nyo po? Yun po yung gamit ng shift. Sa shift naman. Okay? Balik natin sa dati. Transform. Kunyarin, ano po? Naguluhan kayo. Gusto nyo pa rin ulitin. Ito po, reset. Ulit natin na right click, transform, tapos reset transform. Ayan, babalik sa dati. Gusto nyo lang po, paliitin nyo lang. Sige. Ayan. Ako, crop ko ito. Depende sa inyo kung ano yung preference nyo. Ayan. Paliitin lang natin siya. Ayan. Yan yung camera natin. Now, yung lesson naman po natin. Ngayon, hanap po tayo ng lesson nyo. Hanap po kayong lesson nyo dyan. Kahit ano pong PowerPoint presentation. Gagawin po natin. Open po natin. Halimbawa, ito sa akin. Meron po ako dito. Factoring general trinomial. Open ko po yan. Yan po. Yung mga slides po yan. So, gagawin ko po siyang JPEG. No? Sasave ko po siya. So, click nyo po yung file. After po click yung file, save as. Then, sa desktop ko nalalagay. Ayan po gusto ko. Save natin. Bago natin i-save, bago nyo po i-save, ito po nakalagay po dyan, save as type. Ayan o. Oh. Save as type. Ang pipiliin nyo po dyan ay yung
JPEG, ito po. Para maging picture po siya. Yan, JPEG file format. Yan po. Yan. Then, save. Then, may pagpipilihan kayo, lalabas po all slides, just this one. Yan. All slides po tayo para lahat. Yan. Para sana all. Di ba? Sana all yan eh. Yan. Loading po siya. Yan, okay na po. Makikita nyo na po sa desktop yan. Naka-folder lang siya. So, ito yun. Factoring general trinomial. Yan po siya. So, balik na tayo sa OBS. Sa OBS po, click nyo po itong plus. Ito ulit. Add ulit tayo. Slideshow naman. Slideshow. Okay. Yan. After nyo po yung okay yun. Sa slide mode, click nyo po yung manual. Yan. Manual tayo. Kasi pag naka-automatic yan, yung slideshow nyo po, and halimbawa, hindi pa kayo tapos magsalita, lumilipat na agad. Mas maganda po pag manual. Kayo bahala kung kailan nyo ililipat. Yun po yun. Next tayo. Dito tayo sa image file. Ito po, hayaan nyo lang po yan yung aspect ratio. Automatic, okay lang po yan. Dito sa image files naman, click natin tong plus. Add files. Then, hanapin po natin yung presentation natin kanina. Yung sinave po natin. So, ang title po ay Factoring General Trinomial sa akin. Gagawin nyo po, i-click nyo po yung slide 1. Yan, slide 1. After nyo po i-click yung slide 1, meron po tayong gagawin. No? Shortcut po sa keyboard. Punta po kayo sa keyboard nyo. Diba? Sa keyboard nyo po, didiin nyo po yung control. No? Control. Tapos, click nyo po yung A. Control A. Ulitin po natin. Click po yung slide 1, control, tapos A. Ayos? Okay. Click natin yung open. Mapupunta na po siya dito, yung mga lessons nyo po. Then, okay. Ngayon naman po, itong lesson nyo na to, i-right click nyo po. Right click. After nyo right click, kahit saan pong part niya, kahit saan po, pwede po yan. Right click, transform, tapos fit to screen. Ayan. Click nyo po yung fit to screen. Ayan. Tapos, click nyo po yung, nandito po sa sources, meron po dyan na parang padlock. Click nyo lang yung padlock na yun. Ayan. Lock nyo po yung image slideshow na yan. Ayan. Para hindi po siya magagalaw. O, hindi siya mamove. Mapansin nyo po, nawala yung video nyo sa kanan, di ba? Kasi layering po siya. Kung sino yung nasa ibabaw, siya yung kitang-kita. Pwede siya matakpan, di ba? So, diinan nyo lang po yung webcam, and drag nyo lang po pataas para umakit siya. Ayan, kita nyo na po uli ako. Ayan. So, paano ko po ito gagalawin? Yung presentation po dito. Ganito lang po gagawin. So, click nyo lang po yung file. Settings. Iseset po natin yun. Tayo po bahala. Tayo po magseset kung paano po natin siya paggagalawin. Ayan. Settings. Ayan. Ulitin ko pa. File. Settings. Settings po, di ba? Dito po may general, stream, output, audio, video, hotkeys, advanced. Doon po tayo sa hotkeys. Click nyo po yung hotkeys. Then, hanapin nyo po yung image slideshow. Yung ginamit nyo po na pangalan kung ano man po yung ginamit nyo doon. Then, meron po doon, next slide. Ito po. Yun po yung panglipat. No? Para sa next slide. Ito naman po, previous pambalik. So, halimbawa sa next slide po, click nyo po yun sa mouse nyo. Left click. Yan, left click. Then after nun, sa keyboard nyo naman po, click nyo po yung arrow na pakanan. Yan. May sulat po dyan, right. Diba? Yan. Sumunod naman po, click nyo naman po sa previous slide. Left click ulit. Tapos sa keyboard ulit, left naman, left. Left arrow naman. Ayan. Then after nun, drag nyo lang po, click nyo lang po yung apply. Yan. Then okay. Tapos ngayon po, pwede nyo siya ilipat. Ayan. Pwede nyo palit-palitan yung presentation nyo. Okay na. Thank you for watching. Goodbye.